Dante, kailan ba magsisimula ang pag-imprenta ng mga balota para sa 2022 elections? Magandang gabi, Angela. Sisimulan na ng Commission on Elections o COMELEC ang pag-iimprinta ng mga balotang gagamitin sa 2022 national at local elections bukas January 19. Ayon kay COMELEC Printing Committee Vice Chairperson Helen Aguila Flores, uunahin ang pag-imprinta para sa overseas voting. Sila kasi, Angela, ang unang boboto simula April 10 hanggang May 9, 2022. Aabot sa 1.6 million ballots ang para sa overseas voting. Pagkatapos ay susunod naman ang printing ng balota para sa local voting o ang mga gagamitin dito sa bansa na nasa mahigit 65.7 million. May pondong 1.3 billion pesos ang ballot printing. Dagdag pa ng COMELEC, target na tatapusin ang pag-imprinta ng huling set ng mga balota para sa National Capital Region sa April 12 hanggang 21, 2022. For the ballot production group, working in two shifts, day shift and night shift, I think we have 150 workers. For the ballot verification group, we have 700 workers working in two shifts. And for the ballot quarantine group, I think we have 100 job order casuals also working in two shifts. But for now, until the end of the month, we have adopted a batching system in view of the surge. Samantala, tiniyak naman ang komisyon na matatapos sa kanilang target na panahon ang pag-imprinta ng mga balota sa kabila ng kasalukuyang pandemya. This is a very modest timeline that already includes a buffer for contingencies. And yes, for the apprehension that this pandemic situation will really hamper our timeline, actually we are foreseeing that. There is a contingency plan to come up with a reserve pool of workers. We have also adopted strategies such as batching of workers. Nasa 1.1 million na balota anya ang kayang i-imprinta kada araw sa National Printing Office gamit ang tatlong makina at may isa pang reserba kung sakaling may problema sa ibang makina. Katuwang ng COMELEC ang Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at maging ang Bureau of Fire Protection para sa seguridad ng mga balota. Nagkaroon ng walkthrough kanina kung saan ipinakita ng komisyon ang proseso ng pag-imprinta. Sinusuri ng mabuti kung walang depekto ang balota, mababasa ng vote counting machine o VCM at pagkatapos ay ipapak. Ginagawa natin ang walkthrough na ito para mapakita sa ating lahat kung gaano kahigpit ang ating mga protocols para masiguro na tama at secure ang mga balota at iba pang forms na gagamitin natin sa halalan. Mahaba at mabusisi ang prosesong ginagawa ng ating printing committee dito sa NPO. Samantala, Angela, una na rin sinabi ng COMELEC na kasama ang pangalan ni presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa balota kahit na may mga nakabinbin pa itong kaso sa komisyon. At pagkatapos nga ng pag-imprinta ng mga balota ay inaasahang itong ihahatid naman ng logistics na nanalo sa bidding ng COMELEC sa iba't ibang mga opisina ng komisyon sa buong bansa. Yan ang ating balita mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Angela. Yes, Dante, ang sabi ng COMELEC, ang kanilang printer ay mag-feature ng security measures. Ano? Isa na rito yung sinasabi nilang QR codes at invisible ultraviolet authentication marks. In layman's term, para mas maintindihan ng ating mga kababayan, Dante, ano-ano ba ang pakinabang nitong security features na to sa printer sa pagpiprint ng balota para sa 2022 national elections? Yes, Angela, yung bagay na yun, hindi ko narinig yan kanina. Siguro na nalagpasan ko yung part na yan. Pero atin yung aalamin sa mga susunod na
pagkakataon. Pero ang una talaga ay mahalaga namang may secure. Yun yung isa nga sa sinasabi ng komisyon, no? Na sinisiguro naman nila talaga, Angela, na maging secure ang buong proseso ng halalan. Lalo na itong nakaraang araw ay nagkaroon pa nga ng sinasabing hacking dyan sa kanilang server na sa ngayon ay ongoing din yung investigasyon dyan ng National Bureau of Investigation para talaga matiyak yung kredibilidad ng darating na 2022 national at local elections, Angela. Alright, maraming salamat, Dante Amento mula sa Quezon City.